Magkwentuhan po muna tayo, mga kaibigan. Alam niyo po, kapag ganitong araw ng Sabado ay marami po akong mga naaalala na mga nagdaang panahon. Noong panahon po na wala pang COVID ay malayang-malaya po tayo na makakapunta sa mga mall, sa mga mataong lugar, malaya tayo makasakay sa mga bus, hindi pa mahirap sumakay ng mga bus ng mga nagdaang panahon. Ngayon po ay medyo mahirap po ang transportation ngayon dahil meron na pong mga stopover, meron na pong mga lugar na dapat doon sumakay, naroon na ang mga bus, hindi na po kagaya ng dati na talagang ang mga bus ay nariyan lang. At pag gusto mong pumunta sa Maynila o sa ibang lugar ay nariyan lang ang mga madaling sakyan ng mga transportation. Ngunit aalala ko po ang mga bagay na ginagawa ko para sa ating Panginoon. Ng mga nagdaang panahon ay malaya ang ating mga buhay na nakakapagpahayag ng salita ng Diyos kahit saan. Pero ngayon, dahil nga po sa mga protocol ng ating gobyerno, hindi tayo basta-basta pwedeng lumabas, lalo na po yung mga talagang may mga sakit o iniindang sakit sa katawan na sabi ng DOH ay madaling kapitan ng mga virus. At sa kagaya ko nga po na meron pong dala-dala sa katawan na breast cancer, ay siyempre po nag-iingat din po tayo dahil sabi nga po ng Panginoon na sa kanya ang awa at nasa atin naman ng mga tao ang gawa. So kailangan din po nating mag-ingat. Pero alam niyo po, nag-iisip ako sa bawat araw kung ano ba ang pwede kong gawin para sa ating Panginoon. Paano pa ba ako makakapagbahagi ng salita ng Diyos? Noong araw po eh, kapag sumakay po ako sa bus, kahit hindi ko po kakilala, ang aking katabi sa bus, sa upuan ng bus ay talagang kahit po lumalakas ang aking boses, basta maipahayag ko lang ang Panginoon sa aking katabi at matanggap siya sa Panginoon na para bang ang aking puso ay hindi papayag na kami ay maghihiwalay pagdating doon sa lugar na siya ibababa, na hindi ko naipakilala sa kanya ang ating Diyos. Kaya ganun po kaganda ang mga nagdaang panahon. At yun nga po, sinabi rin ng Panginoon sa kanyang salita na ang lahat ng bagay ay may panapanahon. Di po ba? At ang mga panahon po na dumaan sa buhay ko ay masasabi ko na talagang isang napakagandang panahon dahil naroon po yung kainitan ng aking puso sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pananalangin sa mga pamilya dito sa aming paligid o kahit saan man. Ako po minsan ay tumatambay po sa mga mall, doon sa maraming mga tao na mga nakaupo lang. At ako po'y binigyan ng Diyos ng lakas ng loob na magsalita patungkol sa Panginoon. Ako po ay hindi pastor, ako po ay attendee lamang sa church. Ngunit andoon po yung eagerness, yung init sa aking puso na habang may oras, habang may panahon, habang ako'y humihinga, habang ako ay may lakas, ay kailangan na ibahagi ko yung salita ng Diyos na aking nababasa sa bawat araw. Kailangan maipakilala ko ang Panginoong Hesus na siya ang tunay na Diyos, ang tagapagligtas, na si Hesus lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ganun po kainit ang aking damdamin ng mga nagdaang mga panahon. At ngayon nga pong dumating po ang pandemic, ito pong salot na virus na hindi lamang po sa Pilipinas nangyari kundi sa buong mundo, ay inisip ko po paano pa makapagpahayag ng salita ng Panginoon dahil hindi na po pwedeng kumatok sa mga pintuan ng bahay-bahay dahil nag-iiwasan po ang bawat mga tao. Kaya ako po ay nag-isip at humingi sa Panginoon kung paano ko po gagawin yung mga bagay na dati kong ginagawa. At salamat nga po dahil meron po tayong Facebook, meron po tayong YouTube. Ako po ay walang alam sa YouTube, ngunit talagang hiniling ko sa Panginoon na matutunan ko po ang YouTube. At sa totoo lang po, hindi rin po ako marunong mag-edit at wala pong edit-edit yung aking mga
ina-upload sa YouTube at bahala na si Lord, bahala na rin ang mga taong umunawa sa mga ina-upload kong mga video dahil ito lang po ang aking alam na paraan sa panahong ito kung paano po makapagpahayag muli ng salita ng ating Panginoon sa abot ng kakayahan na ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung aking pakiramdam sa ngayon ay para bang naghahabol po tayo ng kota. Para pong nasa loob po tayo ng kumpanya o pabrika na naghahabol po tayo ng kota na habang may oras pa, habang wala pa yung dulo ng 8 hours, ay kailangan marami po tayong ginagawa. At sa panahon nga pong ito, lagi ko nga pong sinasabi na hindi po ito ang panahon talaga ng pag-iipon pa ng maraming mga bagay sa mundong ito, kundi ito ay panahon ng pag-iipon ng salita ng Diyos sa ating mga puso upang ito rin ang maibahagi natin sa iba, at panahon din po ito ng kaligtasan na maibahagi din natin para sa iba. Alam niyo po, kahit ako po ay pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng breast cancer, ay hindi ko po ito iniisip ang breast cancer. May mga panahon na talagang mararamdaman mo siya na para siyang isang kalaban sa loob ng katawan na parang umaangal, parang gustong mag-react, parang gustong pumatay. Ngunit alam niyo po, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos po ang may-ari ng ating pisikal na katawan. Siya rin po ang nagpahintulot ng mga sakit sa ating pisikal na katawan, dahil sinabi nga po ng Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, ang lahat ng ito ay kanyang pahintulutan. So kung ano man po ang layunin ng Diyos sa buhay ko, kung bakit ako ay nagkaroon ng breast cancer, ay pinapasalamatan ko po yan, ang breast cancer. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung wala po akong sakit, hindi ko po maiisip lagi na ang Diyos ang aking great healer. Kaya okay lang po yan. Salamat sa Panginoon sa breast cancer at sa mga iba-iba pang mga nararamdaman ko sa aking physical na katawan. At hindi po yan hadlang upang hindi ko po maibahagi ang salita ng ating Panginoon. E bakit hindi pa po ako namamatay habang ako po ay mayroong breast cancer? Bakit kahit hindi po ako nagpa-opera, hindi ako nagpa-biopsy, wala akong medisina mula sa mga drugstore, mga synthetic na gamot, bakit wala naman akong iniinom, bakit buhay pa ako? Ibig pong sabihin, dahil hawak po ng Diyos ang aking hininga, hawak po ng Diyos ang aking buhay, siya po ang may control ng aking buhay. Ang kailangan ko lang talagang gawin habang nasa akin pa po ang hininga na ito, habang nasa akin pa ang buhay na ito, habang narito pa ang lakas, habang ako po ay nakakapagsalita pa, habang matino pa ang aking isip, ay gagawin ko po ang mga bagay na nais na makita ng Diyos sa buhay ko na aking gagawin para sa Kanya, na maibahagi ang Kanyang salita, maipakilala ang Panginoon sa mga tao na hindi pa talaga nakakakilala ng lubusan sa ating Diyos. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, o sa lahat ng aking mga subscribers, ang bawat araw po sa aking buhay ay mahalaga po ito. Hindi po ako mapakali. Talagang lagi po akong nagdi-desire at lagi ko pong sinasabi sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako, gabayan niyo po ako na ibahagi ko pa rin ang iyong salita kahit po hindi na kagaya ng dati na malaya akong makakapunta sa mga mataong lugar, malaya akong nakakapangatok ng pintuan ng mga kapitbahay, malaya akong makapunta sa mga kakilala ko upang ibahagi na naman sila ng salita ng Diyos. At salamat nga po sa Panginoon, ito pong YouTube, kapag tama po ang ating paggamit sa ating YouTube channel, ay talaga pong maging pagpapala ito para sa iba. At sana po sa lahat po ng nakakarinig ng aking video, sa lahat po ng nakakapakinig, nawa po ay mapagpala kayo ng ating Panginoon. Maniwala po tayo na talagang si Jesus ang tunay na Diyos at wala na pong iba pa. At patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Isuko po natin ang ating mga buhay sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
At isusulat po ng Panginoon ang ating pangalan sa Aklat ng Kalangitan, sa Aklat ng Buhay. At doon sa panahon na dumating, ang hindi natin inaasahan at hindi natin alam na kamatayang pisikal, ay may katiyakan po tayo na doon po tayo uuwi sa kaharian ng Panginoon at hindi po tayo maliligaw at mapupunta sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Isang bagay lang po talaga ang minimiti ng Diyos sa buhay natin. Yung ating mga kaluluwa na umuwi sa Kanya o bumalik sa Kanya. Minsan may nagtatanong sa akin, paano ba talaga? Ano ba talaga ang gagawin para makaranas ng ligtasan? Yun nga po ang sinasabi ko, na ang isang tao na walang tamang relasyon sa Diyos at walang tunay na pananalig sa Diyos ay talaga pong hindi makakamtan ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan ng kaluluwa. So kailangan lang po nating gawin ay isuko ang ating mga buhay. Pagsisihan po natin ang totohanan, ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Yung pagsisisi na hindi na natin gagawin muli hanggat maaari. Dahil nga po, nasa nature pa rin tayo ng katawan ng tao. Kung tayo man po ay nagkakasala, nabibigla kung minsan. Dahil talaga naman pong sinasabi rin ng Panginoon, walang matuwid, kahit isa ay wala. At kung tayo po ay nakakagawa muli ng kasalanan, sinadyama at hindi sinasadya, ay agad-agad po tayong lumapit sa Panginoon at humiling muli ng kanyang kapatawaran, ng kanyang kahabagan, upang maialis na naman po tayo doon sa sitwasyon ng pagkakasala. Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi po siya nagsasawa, hindi siya napapagod. Ngayon tayo po ay patawarin, pero huwag naman po nating abusuhin na pagkatapos po nating gumawa ng mali o kasalanan, ay gagawin na naman nating mali ang ating mga buhay, gagawa na naman tayo uli ng kasalanan dahil alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad, mabait, mabuti, at mahabagin. Darating po ang panahon na hindi na po diringgin ng Diyos ang ating mga paghingi ng tawad. Kaya habang maaga po ay kailangan po talaga nating maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ang gabay po natin sa pang-araw-araw ay ang salita ng Diyos upang sa ganun ay mailayo po tayo sa mga mali na hakbang na gagawin natin sa ating mga buhay. Ngunit lagi ko nga pong sinasabi para maging useful. Alam niyo po ang pag tinatanong po ako ng aming mga pastor, pag tinatanong kami sa loob ng bahay na mga gamit na ginagamit natin pang araw-araw, sabi ng aming pastor, anong bagay o anong gamit ang gusto mo na maging ikaw? Yan. Ako po, ang gusto ko po ay maging walistambo. Yan. Alam niyo po, ang walistambo ay lagi po yan ginagamit araw-araw. Talagang pagising sa umaga, ang walistambo po ang hinahanap namin dito sa loob ng bahay namin. Kapag may masalat na konting alingasngas o buhangin sa sahig, ay walistambo na naman ang hahanapin. Habang lumilipas ang buong maghapon, ay hindi ko mabilang kung ilang beses namin hawakan ang walistambo. Alam niyo po, napakasarap po yung buhay natin na laging ginagamit ng Panginoon sa mga bagay na makakapagbigay ng karangalan sa kanyang dakilang pangalan. Alam niyo po, hindi po madaling magpahayag ng salita ng Diyos. At sabi ko nga po, may mga panahon na meron po tayong mga kakilala, kamag-anak, mga kaibigan na nakasamaan natin ng loob at naggalayo po tayo ng mga lugar at sabi nga po ng aming pastor, ihingi na lang ng tawad sa Panginoon at patawarin na lang natin sila at ipanalangin natin sila na sana din ay maramdaman nila yung ating nararamdaman na matuto rin silang magpatawad kung tayo man ay nagkamali o nasaktan man natin ang kanilang mga puso. Kailangan po talaga ay umasa tayo lagi sa Diyos. Yung mga bagay na hindi na po natin kayang gawin o yung wala na sa ating tabi o hindi na natin kayang puntahan, ay ipanalangin na po natin ito sa Panginoon upang magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga isipan upang sa ganun ay makapamuhay po tayo ng payapa at masaya po habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. Lagi ko nga pong sinasabi, dalawang bagay lang ang hindi alam ng tao, ang muling pagdating ng ating Panginoong Hesus
ang tinatawag na rapture at ang pagdating ng kamatayang pisikal ng ating katawan. Yan po ang hindi po natin na alam kung kailan po ito darating. Ngunit tandaan po natin, ang bawat araw po ay talagang regalo po ng Diyos sa buhay natin. Ang bawat araw, ang bawat lakas, ang bawat umaga sa ating pagising ay regalo po ng Diyos yan sa atin. At yan po tinitignan ng Diyos mula doon sa kanyang trono sa kalangitan. Paano ba natin ginagamit ang buhay na ipinagkaloob niya muli sa araw na ito? Paano natin ginagamit yung oras na kanyang ibinigay sa atin? Paano po natin ginagamit ang bawat salita, ang ating mga labi, ang ating mga mata, ang ating mga isip, ang ating mga kilos, ang bawat hakbang ng ating mga paa? Paano po natin ito ginagamit? Ito ba ay nagagamit natin sa mali? Ito ba ay ginagamit natin upang tayo ay magkasala? Ang hinahanap po ng Diyos ay gamitin natin ito para sa tama at mabigyan ng karangalan ang kanyang dakilang pangalan. Yun lang po ang nais ng Diyos. At sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay makakapamuhay po tayo ng tama. Ito po ang magpapaalala sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Siya po ang magpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Doon sa mga panahon na tayo po ay nababalisa at nadidistract po tayo, na halos hindi po tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos, halos hindi tayo makapanalangin. May mga bagay po na gagawin ang Diyos sa buhay natin para ibalik yung ating sigla. Yung sigla ng ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng pag-awit ng mga salmo, mga awiting makalangit, doon po bababa ang presensya ng Diyos at unti-unti na naman pong lalakas ang ating damdamin, ang ating puso, yung ating galakan at magagawa na naman po natin ang mga bagay na para sa Panginoon. Huwag din po nating isipin lagi na baka hindi tayo napatawad ng Panginoon dahil hindi tayo nakahingi ng tawad sa mga tao na ating nasaktan, na hindi na po natin nakakasama ngayon. Ang Diyos na po ang bahala sa bagay na iyon. Ang mahalaga ay malaya na yung ating puso, nakahingi na tayo ng tawad sa Panginoon, napatawad na rin natin ang lahat ng nagkasala sa atin. Kailangan po talaga nating patawarin ang lahat ng tao na nagkasala sa atin, dahil sabi ng Panginoon, kapag hindi tayo marunong magpatawad ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit. Kaya bago man po tayo gumawa ng mga bagay para sa ating Panginoon at sa ating sarili, ay sikapin po natin na nasa ayos o nasa organize ang lahat. Alam niyo po, minsan noong mga panahon po na hindi pa po ako masyadong marunong magsalita patungkol sa Panginoon, dahil yun po ang panahon na talagang 50-50 pa rin po ang aking pagiging Kristiyano. Mahirap po magpahayag ng salita ng Diyos na hindi po ito nakikita sa ating buhay. Madali pong magsalita, madali pong magbasa ng salita ng Diyos. Ngunit ang mahirap po ay yung pag-apply ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po tayo epektibo kapag puro lang po tayo salita na hindi po ito nakikita sa ating mga buhay. Kung minsan po kahit wala ng salita at nakikita sa buhay natin ang ating pagiging totoong Kristiyano, marami na pong naboborn again dyan. Marami na pong mga tao na nakakakilala sa Panginoon, dahil lalo na yung mga tao na na-witness yung lumang pagkatao mo, yung lumang buhay mo, tapos nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, nung ikaw ay sumuko na sa Panginoon at naging tunay na Kristiyano ka na, ay nakita din nila, sila din mismo ang nakakakita ng bunga ng salita ng Diyos, ng bunga ng pananalig at relasyon natin sa Diyos. Kaya sila na mismo ang nagsasabi na, bakit yan nagbago? Ibig sabihin ay totoo ang salita ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng ating mga buhay, tayo po yung walking Bible na tinitignan po ng mga tao sa ating paligid, mula sa ating mga pamilya. Kaya paging good example po tayo, para kahit hindi man po tayo magbahagi ng salita ng Diyos sa kanila, yung ating buhay, yung tamang pamumuhay natin na nagsasalita sa kanilang mga puso, sa kanilang nakikita, kaya sila ay nakakakilala din sa ating Diyos. So ganun mga kapatid, habang may panahon pa, habang may oras pa, gawin na po natin yung mga bagay. Alam niyo po, marami na po tayong ginawa. Gaya ko po, ako ay 59 years old na, nakapalaki na po ako ng aking mga anak. Nakakapag-alaga na rin po ako paminsan-minsan ng aking mga apo.
patuloy ko pa rin pong ginagabayan ang aking mga anak. Marami na po akong ginawa sa buhay para sa aking sarili, para sa aking pamilya. Kaya ngayong panahon po na ako po ay libre na, wala na po akong iniintindi sa buhay. Ang aming bunso ay grade 11 na sa ngayong pasukan. At sabi ko nga po sa aking mga dating vlog, bahala na si Lord sa aming bunso. Ngayon po ay wala po kaming hanap buhay na mag-asawa. Ngunit ang Diyos po talaga ay hindi po nagpapabaya. Nakakatuwa po ang Panginoon. Na-stroke po, nagkaroon po ng mild stroke ang aking asawa. Hindi na po siya makapag-drive. Dahil ang tumama po sa kanyang physical na katawan ay lumabo po ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata ay talagang malabong malabo at hindi po siya pwedeng magtrabaho. Ang kanya pong trabaho dati ay gumagawa po ng mga building, mga gasolinahan. Siya po ang kanang kamay ng kanyang kuya na kontraktor, ngunit ngayon ultimong kanyang gamot ay hindi po niya mabasa. Pero alam niyo po, natutuwa ako sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi po siya yung na-stroke na aalagaan ng pamilya. Yung mata lang po niya ang lumabo. Ang sabi ko nga po, baka yung mata ng aking mister ang madalas magkasala. Kaya yun ang pinalabo ng Panginoon para hindi na ito magamit pa sa kasalanan. Alam niyo naman po, ang mga tao kapag nagbukas po ng YouTube, pakarami pong kalsada o daan papunta po sa impyerno. Baka naaliw po ang aking mister sa mga bagay na iyon, pero lagi ko naman po siyang pinapanalangin at alam naman po niya ang salita ng Diyos. Basta kung anumang mga bagay na napahintulutan sa aking mister, alam ng Diyos yun lahat at siya lang nakakaalam kung ano po ang dahilan bakit nilagyan niya ng kalabuan ang paningin ng aking asawa. At yun nga po ang nakakatuwa na sinasabi ko na wala na po kaming hanap buhay. Meron po akong nature's detox. Meron pong maliit na sari-sari store na para bang nag-grocery ka lang at unti-unti lang na ginagamit. At yung amin pong ukay-ukay ay nakasara sa ngayon dahil talagang nung pumasok po ang buwan ng April, May, June, July, talaga pong halos wala na pong bumibili dahil ang mga tao po ang inuuna ay ang kanilang pangunahing pangailangan, ang pagkain, ang tuition fee ng mga bata at ang mga personal pang pangailangan nila. Alam niyo po, ang mga tao magkaroon niya ng 10 damit, okay na yan sa kanila. Kaya nakita ko po dito at napatunayan kung ang Diyos po talaga ay siyang ating dakilang pastol, hindi po talaga siya nagkukulang sa buhay namin. Kaya ang tanging alam ko lang sa panahong ito ay manalig manampalataya at gumalaw, kumilos at humiling sa Diyos kung ano po ang pwede namin gawin upang kami ay mabuhay. Meron po kaming food supplement na binibinta at panapanahon lang din naman po ang mga tao sa pagbili. At hindi naman po ito araw-araw. Sa isang buwan ay may 4 o 3 customer po na bibili. At minsan ay nakakasapat naman po sa aming pangailangan. Madalas naman ay may ginagamit po ang Diyos na alulod ng kanyang biyaya at pagpapala para sa amin. Basta nakikita po ng Diyos na hindi po tayo nagpapabaya at andoon ang desire ng ating puso na nais nating mabuhay ng tama sa kanyang harapan. Ang Diyos naman po ang siyang bahalang kumatagpo ng aming pangailangan. Nakakatuwa nga po, ako ay may breast cancer, ang aking asawa ay may mild stroke, ang aming bunso ay nag-aaral pa. Pero purihin ang Diyos, hindi po kami nangungupahan ng bahay, may sarili po kami nga kubo. At ang amin lang pong binabayaran ay ang bills namin, ang pagkain namin. At ang alam nyo po, ang maintenance po na gamot ng aking asawa sa isang buwan ay 10,000. At yun nga po ang nakakatuwa talaga sa Panginoon. Ako po yung masaya, ako po yung nagagalak. Dahil mula po nung June, na nagkaroon po ng mild stroke ang aking asawa ay hanggang ngayon po ay nakakainom po siya ng gamot at hindi po siya na nauubusan. Talagang sagana po ang gamot na kanyang maintenance sa utak, sa ugat na barado, sa kanyang mata at kung ano-ano pang mga gamot na ibinigay o hinatol ng doktor. At ako po hindi nag-aalala. Lagi kong sinasabi, okay, kapag wala nang iinoming gamot, o di wala na. Kung wala na talaga, kung pahihintulutan talaga ng ating Panginoon na wala na kaming pambiling gamot,
ayoko pong mangutang. Ayaw po ng Diyos yung nangungutang tayo. Dahil ako po lagi ay sinasabi ko, Panginoon, alam niyo po, kayo po ang nagpahintulot sa aking asawa ng mild stroke na yan. Siyempre, kayo rin po ang gagawa ng himala sa kanyang buhay. Pwede niyo naman po siyang pagalingin, di po ba? So, ganoon lang po. At ang may control po ng lahat ng area ng buhay natin ay ating Diyos. So, huwag po tayong mag-alala. Huwag po tayong mangamba. Alam niyo po, sa gabi kapag ako po ay nakakaramdam ng kirot sa aking breast cancer, lagi ko lang sinasabi sa Panginoon, alam mo Lord, sanay na kaya ako sa kirot na yan, pero kung nais mo pa rin talaga akong mabuhay at makagawa pa ng mga bagay na makalangit, Lord, lagyan niyo pa ng extension ng aking buhay para makita ko pa ang graduation ni Bunso sa college at makilala pa ako ng aking mga apo na mga baby pala ngayon. So, yun po yung mga request ko sa Panginoon. Kaya lang, request ko po yun. Ang kalooban pa rin po ng Diyos ang masusunod sa ating mga buhay. Hindi po natin pwedeng turuan ang Panginoon. Ngunit ang Diyos po ay pwede nating kausapin na gaya po ng ating magulang, gaya ng ating best friend, gaya ng ating nanay, tatay, kapatid. Alam niyo po, all in one po yan si Lord eh. At ang Lord po talaga ay mahabagin. Huwag po nating ituring ang ating Diyos na parabang, oh, nakakatakot ang Diyos. Huwag pong ganun. Ituring po natin siya na atin siyang tunay na tatay sa kalangitan. Dahil siya po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Huwag din po tayong matakot sa kamatayan. Minsan po para bang nakakatuwa ang tao. Ayaw na ayaw ng tao na mamatay. Kahit yung mga Kristiyano, kahit may mga tunay na Kristiyano, takot pa rin mamatay. Bakit? Hindi po ba? Ang lahat ng ating pinapangaral, ang lahat ng ating binabahagi sa ating mga kapwa tao ay ang buhay na walang hanggan, kaligtasan. Ito na eh. Kukuhanin na ng Panginoon ang buhay. Dadalhin ka na doon sa buhay na walang hanggan. Ayaw pa mo? Di po ba? Nakakatawa po ang tao. Kaya po nadidelay. Nadidelay po yung kapahingahan ng tao. Alam niyo po, kunyari sa pamilya, yung ating mga magulang ay nasa 90s na, 80s, hirap na, mga bedridden na. Hala, yung panalangin ng mga anak, Lord, huwag niyo po munang kuhanin ang aming mga magulang. Ay hirap na yung ating mga magulang. Hirap na rin yung mga kapatid na nag-aalaga. Tapos ayaw pa rin nating bitawan. Bitawan na po natin. Isauli na po natin sa Lord yung mga mahal natin sa buhay na sa tingin natin ay nahihirapan na at gusto na nilang magpahinga para makapahinga na po sila ng lubusan. Huwag naman po nating pahirapan pa sila dito sa lupa at pahirapan din yung mga kapamilya natin na nag-aalaga sa mga may sakit nating mga mahal sa buhay. Ako nga po, sabi ko nga sa Lord, Lord, alam niyo po, ang request ko lang talaga kapag kinuha niyo po ako, Lord, yung matutulog lang ako tapos hindi nagigising. Huwag niyo naman po pahirapan pa. Huwag niyo rin pong pahirapan ang aking pamilya kasi wala po kaming pera para sa sakit. Ang aming pong pera ay para lang talaga sa mga bagay na pangailangan namin sa araw-araw. Wala po kaming inimbak para sa sakit. Wala po kaming insurance. Wala po kaming binitawan po namin. Wala na po kaming panghulog doon sa lupa na libingan. Wala naman pong patay na hindi na ililibing, di po ba? Lahat naman po ng patay, mayaman o dukha, ay talaga pong inililibing. Dinadala po sa hantungan, sa huling hantungan. Kaya ako, ayoko pong problemahin yung mga bagay na hindi ko dapat problemahin. Alam niyo po ang problema ko araw-araw. Paano kaya ako makakapagpahayag ng salita ng Diyos? Sino kaya ang pagpapahayagan ko ng salita ng Diyos? May nakikinig kaya sa YouTube habang ako ay nagpapahayag ng salita ng Diyos? Ngunit kapag ako ay dumalangin, sinasabi ko naman sa Panginoon, alam niyo po Ama, ikaw kaya po ang nagbigay sa akin ng karunungan para ipahayag ang iyong salita. Siyempre po, ikaw rin ang magbubukas sa mga puso't isipan ng mga tao na nakakakita ng aking video o ng aking vlog sa YouTube. At sila po ay makikinig. At nawa po habang pinagkikinggan nila ang aking mga sinasabi, nawa po ay buksan niyo ang kanilang mga puso't isipan upang makapasok po ang inyong salita na makapangyarihan sa kanilang mga buhay. So, ganun po. Gawin lang po natin ang mga bagay na nais natin gawin para sa Panginoon at hayaan po natin. Magtiwala po tayo sa Diyos na magagawa naman ng Diyos yung kanyang bahagi. Basta ang akin lang ay makapagpahayag ng salita ng Diyos at ito ay ginagawa ko, isinapamumuhay ko at sinisikap ko talaga na maging totoong Kristiyano.
Kaya yun po ang kagalakan ng aking puso. Ito pong garden na to. Ito po ang aking meeting place. Ang meeting place namin ni Lord. Dito po ako na nalangin. Dito po ako umiiyak. Dito po ako na nawagan sa Panginoon. Dito rin po ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kita niyo po ang aking audience sa oras na ito. Ang aking mga halaman, ang mga tanim kong mga halaman. Lahat po yan ang may buhay. Gumagalaw po yan. No? At naalam ko pong nakikinig din sila. At kung mayroon pong mga nakikinig ng mga nilikha ng Diyos na mga hindi natin nakikita, hindi maborn again silang lahat. Alam niyo po, higit sa lahat, ang nakikinig po sa umagang ito ay ang ating Panginoon. At habang nagsasalita ako, alam ko po na tinitignan ng Diyos ang aking puso. Kung ako ba ay totoo na sa aking ginagawa, ako ba ay totoong Kristiyano, totoo ba talaga sa aking puso yung kagalakan ng aking sinasabi at kapayapaan ng aking isipan kahit nasa gitna ako ng unos at bagyo, kahit nasa gitna ako ng mga problema at pagsubok sa buhay, nasa gitna ng breast cancer, nasa gitna ng mga sitwasyon sa pamilya na kung titignan natin bilang isang tao, parang hirap, pero pag tayo po inasa Panginoon, wala pong mahirap. Lahat po yan ay madali dahil kapag ang ating puso at isipan ay payapa at may kagalakan, lahat po ng bagay ay magaan, lahat po ng bagay ay madali, lahat ng bagay ay maganda sa ating paningin. So, ganun po ang buhay Kristiyano at sa nawa po sa mga nakikinig po sa aking mga video ay nasain din po ng ating mga puso, mauhaw ang ating mga puso sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, uhawin ang ating mga puso sa pananalangin, uhawin ang ating mga puso sa paggawa ng mga bagay na makalangit, at uhawin ang ating mga puso sa pagmamahal at pag-ibig ng natin sa ating Panginoon. Hindi man natin mapantayan ang pag-ibig ng Diyos na kanyang iginawad sa ating mga buhay ay sa abot ng makakaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay ipadama din natin at ipakita natin ang ating pag-ibig at magmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya at paggawa ng mga bagay na makalangit at pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po anuman ang aking nararanasan sa ngayon na kagalakan, kahit ako man ay nasa gitna ng unos at bagyo, nawa po sa mga dumadaan din sa pagsubok ay maranasan nyo rin po ang aking nararanasan sa kapanahon ng ito na kagalakan. Ano po, maraming salamat po muli sa inyong lahat na nakikinig at nawa po ay maging kaaliwan nyo rin ang aking mga kwento at ang mga salita ng Diyos na aking ibinabahagi po sa inyo. Maraming salamat po muli at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ang bawat hawakan ng ating mga kamay ay pagpalain ng Panginoon at ang ating mga takot ay palitan ng Diyos ng katapangang espiritual upang mapaglabanan natin ang lahat ng tukso ng kaaway ng gunais na lumapit sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa ating Diyos. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Maraming salamat din po sa iyo YouTube, sa Facebook, na kung saan ay naipapahayag ko ang salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po. At ito po ang dito po magtatapos ang aking kwento. God bless us all po. Bye!